Amen. Para po sa ating mga kapatid na na-connect po sa Wi-Fi, na hindi mag-disconnect po muna tayo sandali during the service dahil sa nabasa ko po sa mga comments kanina ay medyo mabagal daw po yung ating live Facebook po. Ayan. So, greetings po sa lahat ng mga nandito po ngayon kasama natin face-to-face sa Amazing Grace Church. And also to all our brethren, brothers and sisters in Christ na nanonood po ng Facebook Live. Ayan. Sa ang lupalungan po ng mundo, kayo naroon nawa ay maramdaman niyo po ang presensya po ng Panginoon sa gawain po ito. Amen. Gaya nga po ng sabi ni Sister Beth, it's almost like 2 months since the last time na nagkaroon po tayo ng face-to-face service. Pero praise God kasi meron pa rin po tayong online service. Consistent pa rin po yung ating mga Bible study ng YT at sa ating church. So, we are still sa Book of Exodus. Amen. Pakilan po ang libro ng Exodus sa Biblia. This is just the second book from the 66 books in the Bible. Amen. Nung isang araw nga, sabi ni God, kasi di ba Exodus pa rin tayo ngayon, sabi niya, sabi ni God sa akin, siguro dito, kapag nasa Book of Revelation na tayo, abogado na ako. Abogado na ako nun, sabi niya. So, oh, praise God, glory to God, sabi ko nga. Pero sa isip ko, sabi ko, baka masa time yun, ikaw na yung kasi imagine nyo, Genesis last year, tapos Exodus this year, and we're not yet halfway through the Book of Exodus, kasi tayo po ay nasa chapter 8 pa lang po. I mean, chapter 9. Last week, we discussed chapter 8. Naalala pa po ninyo yung last message, or nakabakasyon na din po ang kaisipan, ayan. Kasi, alam niyo tayo, honestly, medyo nag-struggle po ako sa pag-prepare po ng message this Sunday. Kasi parang nakayutan ko na po talaga kung ano yung naging last topic natin. So, ginawa ko po, pinanood ko po yung pinaka-last episode po ng ating Facebook Live. At doon ko po napagtagpitan, okay, tapos na pala namin ang pangal-una, pangalawa, pangatlo, at pang-apat na salot na na-experience o na nangyari sa Egypto. So tayo po ay nasa panglimang salot na po out of the 10 plagues that happened in the Book of Exodus. Amen. Kasi po iniisip ko po, feeling ko hindi ko po natapos yung message last na service natin. At baka pinag 1 part 2 ko siya ulit. So nung pinanood ko yung service, natapos na po pa natin yung pang-apat na salot. So tayo po ay nasa pang-lima, pang-anim, at pang-pitong salot na po. So yun po ang pag-aaralan natin. Then next Sunday, Exodus chapter 10, pag-aaralan po natin ang pang-walo at pang-siyam na salot. At sa third Sunday ay ang huli or ang ikasampung salot. Then, sa last Sunday, anniversary ng unang church. Ngayon, malamakan natin si Lord. Praise God. Dahil nag-confirm na po si Pastor Noni at naipagpaalam ko na rin po siya kay Bishop Yusor na okay na rin po sila. So, hopefully, tuloy na talaga yung ating anniversary this year dahil hindi nga po tayo nagkaroon ng service noong September. Kaya hindi po nagkaroon ng anniversary pa. Pero, fingers crossed this time na matuloy na po siya talaga. Amen! And I praise the Lord as well, kasi po nung chinep ko sa Facebook, we only have 85 positive COVID cases po sa Dagupan, di ba? As compared naman po noong September, nung mga po na tayo, almost 1,000, di ba? Na nagsasal na 600, 800, 900, pero praise God kasi ngayon 85 na po yung cases. And I hope magtuloy-tuloy na po ito dahil marami na po ang nababakunahan at nagkakaroon na po ng gamot yung letter M yun, yung shortcut na COVID pill. Amen. Yung brand name po ng gamot ay kasi may research ko po siya.
Ayan, parang, pero wala pa po siya sa market eh. Limited pa po yung stocks. Ang pangalan po ng gamot ay... Parang mali yung na-screenshot. Molnupiravir, ayan. Molnupiravir, M-O-L-N-U-P-I-R-A-V-I-R. Check ko lang po ngayon sa Facebook Live yung ating mga kapatid na nagko-comment para din sila ay ating welcome at mabasa ko yung kanilang mga. Ayan, praise God. Basahin ko po yung comment po ni Bishop Harold Williams. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am thankful for joining your service. It is Saturday evening here in the United States. Truly, God is good all the time. Give all praises to Him. His love, grace, and mercy. Jesus dying on the cross for all of us, that we may have a relationship with God. Receive eternal life through Him. There is no other that could have done that. That could have done what Jesus did. And may God continue to bless you, Pastor, and your congregation. Keep my wife and my family in your prayer. Amen. And I will keep you and your congregation in our prayers. Amen. For we are all the children of God. And no matter who we are, what nationality we might be, or what our background we may be, we belong to one Lord, one faith, one baptism, and we all make up the body of Jesus Christ. One church, all praises to God. Amen. Thank you for the Lord. It's a very touching po na message. And so, sabi rin po ni Sister Lito Oviedo, ang aking napagandang nanay. Good morning, ABC God Bless. And so, sa mga kamag-anak po namin na nanonood po sa US, hello po sa inyo. And enjoy the rest of the service. And God bless po sa lahat ng mga nandito po na nanonood po. Praise God. Amen. So again, ang pag-aaralan po natin today ay ang ikalima, ika-anim at ang ikapitong sagot. So ano po yung panglimang sagot na na-experience sa Egypt? Ang pagkamatay ng mga hayop. So, the death of the livestock. Second is yung boil or boil. Sa English ay ang pigsa. At ang pangpito ay yung hail or yung tinatawag sa Tagalog na pag-ulan ng yelo. Okay. So, mali po yan na ilagay ko dyan dahil ito po ay nasa Exodus 8 pa po yan. Ang tama po yung binasa kanina ni Sister Pilar for our scripture reading. Ayan, so short lang po i-review natin ang mga previous episode para po uli maalala natin at may connecta po natin ito sa mensahe ngayong araw. Okay, we're still in the book of Exodus. For the first episode, pinag-aralan po natin that the Israelites were oppressed in Egypt. Amen. And sa first episode, nakita po din natin ang kapanganakan ni Moses. Sa second series, ay episode natin, si Moses po ay pumunta sa Midian. Amen. At sa pangatlong episode, nakita po natin na si Moses ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng isang burning bush. And continuation po nun sa episode 4, na ipinakita ng Diyos kay Moses ang magagawa ng kapangyarihan sa pamamagitan ng tungkod o ng rod. And in fact, halos lahat po ng mga salot o ng mga miracles na pinag-aalala natin isa-isa ay nagagawa po ni Moses at Aaron sa pamamagitan po ng rod o ng tungkod. So grabe no, napaka parang significant pala nung tungkod na yon, nung pinaka-unang araw na ipinakita ng Diyos kay Moses kung paano ito naging ahas, di ba? Kung paano nagkaroon ng mga himala.
Ang limang episode po natin, when God almost killed Moses, amen, dito po yung medyo ating pong pinag-ilay-ilayan at pinag-isipan kong tuli po ba si Moses or hindi. Amen. Napakagandang topic po niyan. Pang-aning, the first encounter of Moses and Aaron with the Pharaoh. So ito na po yung kauna-unahang pagkaharap ni Moses at ni Aaron sa bago ng hari ng Egypt. Hindi na po ito yung hari na kasama o nung panahon po ni Jose o ni Joseph. Pang-pito, yung rod po naging ahas po. Dito na po yung nakita natin na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng tungkod, amen, ni Aaron, na yung ahas niya ay kinain niya yung mga tungkod na naging ahas din ng mga salamangkero ng paraon. Amen. And episode 8, nakita na po natin doon ang kauna-unahang salot or clay, ang pag-turn into blood ng tubig sa Egypt, especially sa Nile River. And last time na tayo po in a face-to-face service, this is our topic. Pinag-aralan po natin ang pangalawa, pangatlo at pang-apat na salot po sa Egypt. Ano po yung pangalawang salot? Yung mga palaka. Tapos pagkatapos po nun, ano pong sumunod? Yung mga liknik or mga lisa. At pang-apat po ay yung mga langaw or flies. And still, hindi pa rin po pinayagan ni Pharaoh na mag-worship or makalaya ang mga Israelites sa Egypt. And now, again, ito na po ang ating episode. Episode 10, the 5th, the 6th, and the 7th plagues in Egypt. So, praise God, dahil mamaya magkakaroon po tayo muli ng Q&A, and you will be asked ano po yung natutunan nyo sa kwento and nasaan po si Jesus sa story. So ito po yung summary nung 10 plagues. Ulitin ko lang po, yung waters turn to blood, tapos na po yan. Pangalawa po yung mga palaka. Pangatlo po yung mga lisa o yung ninik. Pang-apat po yung flies o yung mga langaw. And then nandito na po tayo sa pagkamatay ng mga hayop, disease in on livestock. Then number 6 ay yung pigsa. And 7 is yung hail and fire. Praise God. So ito naman po yung mga Diyos-Diyosan po ng mga Egyptian na kung saan they represent the 10 plagues or yung mga salot. Like for example, yung nangyaring palaka, hindi aksidente na nangyari yun dahil may mga sinasambang Diyos-Diyosan ang mga Egypto na ang itsura niya ay parang palaka. At ano po ang pangalan mo ulit? Siya po ay si Heket. Nakalimutan niyo na po si Heket. Amen. So yun po yung palaka. Mamaya makikita po natin yung mga itsura niya. So, sa water turning to blood, makakilala po natin dyan si Kulong. Sa frog po ay si Heket. Sa lisa ay si Seth. Sa flies ay si Kepri. Tapos sa pagkamatay ng mga cattle, ayan po yung Egyptian gods associated with bulls and cows, sina Mineves, Amon, Hathor, and Pita. And sa pigsa naman po, ayan po si Shekmet, si Serapis, at si Emotep. These are the Egyptian goddess of epidemics. Amen. So kapag kami mga pandemya, epidemya, yun po yung tinatawag nilang Diyos-Diyosan. Amen. And makakarelate po tayo dun sa boils or pigsa. Dahil on that part, hindi na po nagkaroon ng mga hayop, kundi nagkaroon po ng sakit. Kagaya nitong coronavirus. And number 7, ang makikilala po natin Diyos nila dyan ay si Lut, or yung the God of the Skies, na pinaniniwalaan nilang nagproprotekta sa kanila, or nagproprotekta ng kalawakan nila, kaya hindi basta-basta pwede umulan ng yelo, hindi pwede basta-basta umulan ng apoy. So,
ayan po, pinapakita ko ito lahat para po makita natin yung mas malalim na dahilan kung bakit ganun po yung mga salot na nangyayari po sa Egypt. Sa Egypt, amen. Kasi, naniniwala po ako, kagaya nitong coronavirus, meron po nais iparating na mensahe ang Diyos sa atin, amen. Kung bakit po ito nangyayari. Ang question ko, bakit sa Nile River, unang nangyari ang salot na kung saan ang tubig doon ay naging dugo? Bakit po ulit? Tinanong ko na po ito last time at nasagot naman po ninyo. Bakit po kaya sa Nile River, unang nangyari po o nangyari ang salot? Dahil naniniwala po sila na sacred po ang Nile River. They worship the Nile River. And they believe that one of their goddesses, or Diyos-Diyosan, na si Kunong ay nakatira po doon. Okay? Ganito po ang itsura ni Kunong. I-research niyo po siya sa Google. Lalabas po siya na one of the goddesses of Egypt. Siya po, ang ulo niya po ay parang buwaya. At ang katawan niya po ay lalaki na parang tao. Kaya nga po, may nagsasabi na kung titignan nyo po yung original text ng tinawag doon sa naging itsura ng tungkod ni Aaron, kung titignan nyo po yung history doon, hindi po lang basta-basta ahas ang ibig sabihin po yun. When the Hebrew or Aramaic people were asked kung anong ibig sabihin doon, yung itsura doon, ang sabi nila ito ay parang buwaya. Alam niyo po yung naging ahas na kinain niya yung dalawa. Kaya sabi nila mas nakatakot ang itsura nun sa ahas kasi parang buhaya po siya na kinain yung dalawa. Ahas nung sa dalawang kinain. So si Kuno is the god of the river and of inundation. And he is associated with the Nile River and ancient Egyptian survival due to the importance of the river's life-giving floods. Amen. So, naniniwala rin po sila na kapag nalilimo po sila sa Nile River ay sila po ay gumagaling at nalilinis at pure and sacred po ang tubig noon. Ano po yung pangalawang salot after yung tubig ay naging dugo? Yung nagkaroon po ng maraming palapa. And again, meron po silang sinasamba na Diyos-Diyosan nila na ang pangalan niya ay si Heke. Ayan po ang itsura niya. Siya po ay babae na ang mukha niya ay parang palaka pero ang katawan niya ay huwis ng isang babae. At naniniwala sila na si Heke ay the god of fertility. Amen? So para sa mga hindi po magkaanak, kailangan po nilang i-worship, sambahin o tawagin si Heke para po sila ay mabuntis. Amen? At doon naman po sa pangatlong plague, ano po yun yung lisa? Amen? Ang nakita po natin kanina, si Seth ang binu-worship nila. Pero, na-research ko na kaya po yun ipina-experience sa mga taga-Egypt is because takot po sila sa kuto or sa lisa. Kaya nga po nagpapakal po yung mga Egyptian, tama po. They are scared of lice or nick or kuto. And yung pang-apat po na pinag-aralan natin ay yung pagkakaroon ng langaw. Amen? At yun po talaga, meron po silang God na ang pangalan niya ay si Kipri or Kepri na ganito po ang kanyang itsura. Ang pubis niya po ay parang na mukha niya ay parang isang langaw. Praise God! So now let's start with Exodus chapter 9. But before we start, let us pray. Yes, O Heavenly Father, samahan mo po kami muli sa gawain namin na ito. Ito po, Panginoon, ang siyang mag-mausap, magturo, at magsalita sa amin. O Banal na Espiritu, inaanyayahan po namin ng iyong presensya. At nawa, ikaw po magpaliwanag at mag-reveal po sa amin ng kahulugan ng iyong salita na aming pag-aaralan ngayon. Specifically, Lord, with Exodus chapter 9. Puspusan mo po ang bawat isa ng iyong banal na espiritu
At nawa ay tumanim at tumatakpo sa aming mga puso't isipan ang message mo, Lord. Speak to us, mightily, Lord. Speak to us in an audible voice, Lord God, and reveal to us what you want us to learn, to unlearn, to get to know, Father God. We give you back all the glory, all the honor, and praise in Jesus' name. Amen. Praise God. So let's start with verse 1. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, pumunta ka sa Paraon at sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng mga Hebreo na payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag pinigil pa niya ako, paparusahan ko ng kakila-kilabot na salot ang kanyang mga hayop, ang mga kabayo, aslo, kamelyo, baka, kupa, at kambing. Amen. So, before we continue further with this part of the story, let's recap, ano po ba yung nangyari sa Exodus 9? Diba? Nakita natin nung dumami na po yung palaka, dumami na po yung langaw, dumami na po yung isa. Ano po yung ginawa ni Pharaoh? Kinausap niya po si Moses at sinabi niya na ipagpadalangin niyo ako sa inyong Diyos Ama, sa inyong Diyos na sinasamba. At ginawa nga po talaga yun ni Moses, amen? Siya ay nagpakumbaba, nagpakahumble, na instead na sabihin na, o diba, dinakita mo na natutuo ang Diyos namin, hindi po ganun ang kanyang reaction. But rather, tinanong niya yung Pharaoh, sabi niya, kailan niyo po ba gustong mawala ang mga palaka? At ano ang sagot ng Paraon? Bukas, bukas pa ang sabi niya, di ba, instead na now na, as in ngayon na. At ano ang lesson doon? Sometimes tayong mga tao, kapag tinatawag na tayo ng Diyos o ng magdepend, kung isuko ang ating mga kasalanan, ipinapasabukas pa natin ito. Ayaw natin isurrender agad-agad. Okay? Because, remember, the frog represents, or the frog represents the sins of the Egypt, amen? Especially yung mga salot na mangamoy, mga mabahong amoy ng mga namatay na palaka. And Egypt symbolizes the world, amen? When we say Egypt, parang ito po yung mundo ngayon na nirepresenta niya ang sanlibutan ng mga makamundo at wino-worship ang mga nandito sa lupa na nakikita natin. Instead of we worship the Heavenly Father above. Praise God! Dahil nga po doon, nung ipinalangin ni Moses si Pharaoh, di ba truly nawala nga po talaga yung mga palaka, nawala yung mga lisa, nawala yung mga langaw. Pero ano po ending ng chapter 8? Nagmatigas pa rin ang Paraon at hindi pa rin niya pinayagang lumaya ang mga Israelita. Kaya akala niya wala nang salo. Amen? So akala niya tapos na kasi nag-grant naman na yung prayer request niya eh. Hindi na siya namamangka. Hindi na siya natatakot. Dahil yung mga kinakatakutan ng palaka, lisa, at langaw ay nawala din. Dahil nga ipinalangin sila ni Moses. And now, here comes Exodus chapter 9. The God that we serve, the God that we worship, is now again asking Moses to speak to the Pharaoh and tell him that another plague will be experienced by the people in Egypt. Amen. So, paparusahan ko ng kakila-kilabot na salot ang kanyang mga hayop, ang mga kabayo, aslo, kamelyo, baka, kupa, kambing. Amen. Nakita niyo po yung difference? Yung sa frog, dumami yung frog. Diba? Yung sa lisa, uniknik, dumami yung puto, dumami yung uniknik. Yung sa langaw, dumami yung langaw. So, nagkaroon ng mas maraming klase ng mga lisa na yun, langaw na yun. Pero this time, mamamatay yung mga hayop. Eh, may mamamatay naman yung mga kung anong meron sila. Especially, yung pinagkukuhanan nila ng makakain at ng kabuhayan. Amen. And again, remember,
na starting po doon sa pagkakaroon ng lisa, hindi na po ito nagagaya ng mga salamangkero, di ba? Ang nagaya lang nila yung pagiging tubig, I mean, dugo ng tubig, nagaya nila yon. Yung pangalawa, yung crab, nagaya nila. In fact, mas dumami nga yung palaka. Tama? Pero yung lisa na napakaliit, hindi nila nagaya. Amen? And besides, kung talagang magaling yung Diyos nila, dapat ang ginagawa niya ay pinapatay or pinipigil yung pagdami ng mga lisa at palaka. Di ba? Pero hindi po ganun ang nangyayari. Mas lalo po nilang napakadami. Kaya mas nahihirapan yung mga tao. In other words, yung salamangkero para silang si Satan. Hindi nila kayang pigilin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi kayang tapusin or hadlangan or pigilan ng kalaban ng ni Satan, kagaya ng mga salamangkero, ang kapangyarihan ng Diyos. Pwede kaya nilang gayahin, i-imitate, pero they can never ever stop the power, the might, the glory of God. Amen? Kasi wala naman po doon sa salam na natigil nila yung pagdami ng palaka. Never nilang nagawa na ibalik sa tubig yung Nile River. Hindi, di ba? Mas nagaya nga nila yun. Hindi nila siya naibalik. At hindi rin nila naalis yung sangkatayang panglisa, niknik at langaw na dumating sa kanila. Praise God. So again, the wisdom is that the enemy cannot stop the power of God. He can imitate it, pwede niyang gayakin, pero hindi niya po ito kaya-kaya. Kayang pigilan, tapusin, o talunin. Next verse, number 4. Mamamatay ang lahat ng mga hayop ng mga Ehipsyo. Ngunit, isang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. So again, nakikita niyo po ba dito yung love, yung favor ni God sa mga anak niya. Amen. The chosen people of Israelites. Naitakda ko na ang oras, bukas ito mangyayari. Imagine, parang akala natin tapos na yung mga pandemya, tapos na yung mga sanon, pero meron pa pala. Kung kaya't kinabukasan, verse 6, ginawa nga ni Yahweh ang kanyang sinabi, at namatay ang lahat ng mga hayop sa Ehipsyo. Grabe din, wala na po silang makahayop. Diba? Ngunit, kahit isa'y walang namatay sa hayop ng mga Israelita. Amen. So again, although this time, sinasabi natin that indeed, the chosen people are the Israelites. And right now, under the new covenant, the God's children are those who receive Jesus Christ, to those who believe in His name, are called the children of God. Amen. 1 John chapter 1, verse 12. Tama ba yung nanibili? 1 John chapter 1, verse 12. Those who receive Him and believe in His name, Jesus Christ, are called to be the children of God. So yun po ang mga anak ng Diyos na meron po tayong favor na tayo po ay ini-spare ng Panginoon sa mga kapahamakan. And in fact, ang pinaka the best na pagligtas niya sa atin ay ang ating, ang pagligtas niya ng ating kaluluwa. Amen? Maaaring hindi man tayo ma-spare physically dahil sa sakit na ating na-experience, pero surely ang kaluluwa naman natin ay iniligtas niya sa kamatayan, iniligtas niya sa kaparusahan, sa impyerno. Amen. That alone is like the best gift and the best assurance that anytime na tayo po ay malalabutan ng hininga, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. 7. At nang patingnan ng Paraon, wala nang namatay sa mga hayop ng mga Israelita. Ngunit, nagmatigas pa rin ito at ayaw pa rin niyang payagan ang mga Israelita. In other words, nakita na mismo ni Pharaoh yung favor ni God sa mga anak niya dahil
walang namatay sa mga anak, sa mga alagang hayop ng Israelites. Subalit, lahat ng mga hayop ng mga kalaki ng Egyptyo or Egyptians ay namatayan ng mga alagang hayop. Pero ano pong nangyari? Nagmatigas pa rin po siya. So, pupunta na po tayo sa ika-anim na sayot. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, dumapot kayo ng abo sa pukon at ito'y pataas na ihahagis ni Moses na nakikita ng Panahon. So gusto ni Lord, nakikita talaga ni Pharaoh yung miracle, no? Gusto niya before his eyes, talagang literally, physically, actually na-observe niya yung kapangyarihan ng Diyos. Verse 9, mapupuno ng pinong alikabok ang buong Ehipto at ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatagtad ng mga piksang nagnanaknak. So ito na po, kakaiba na naman na po yung salot compared with the rest or the previous plagues or salot, di ba? Kasi hindi na po about hayop, kundi patungkol na po ito sa sakit na na-experience ng mga Egyptian. Kagaya po ng coronavirus. Amen. Kumuha nga sila ng abo sa pukon at pumunta sa Paraon. Pagdating doon, pataas na inihagis ni Moses ang abo at natatad na ng mga piksang nagnanaknak ang mga tao, mga hayop sa buong Ehipto. Ang mga salamang keroy hindi na rin nakaharap kay Moses sapagkat sila rin mismo ay may tagtag na ng mga piksang nagnanaknak. Imagine mo, namatayan na nga kayo ng mga alagang kayo, tapos ngayon you're suffering from this fatal and deadly skin disease, yung piksang. Amen. Napakahirap po kumilos, lalo na po kung tayo po ay mag-fixta. Isang fixta pa nga lang po, meron na po tayo kung po how short po buong part po ng katawan natin ay may ganito pong sakit na dinudo po, mahakdi, makate, at napaka-uncomfortable po. Verse 12, samantala, ang Paraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh. Hindi nito pinansin ang mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moses. Amen. Talagang minsan sa tao, kapag nakikita mo na nagkakamali ka or kapag ipinapakita na sa'yo ng Diyos yung mga kasalanan mo, still, sometimes ang nananaig pa rin is yung pride, diba? Na yung pagiging self-righteous po natin, and that is sad. Kasi sabi po sa Bible, those who harden themselves or harden their hearts before the Lord will face trouble. Amen. Makikita po natin yung verse na yan mamaya sa end po ng slides. And the last plague na po tayo, verse 13. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bukas na umaga, pumunta ka sa Paraon. Sabihin mong iniuutos ko na payagan na niyang sumamba sa akin ng mga Israelita. Kapag hindi pa siya kumayag, magpapadala ako ng matinding salot sa kanya, sa kanyang mga tauhan at nasasakupan, upang malaman nilang ako'y walang katulad sa buong daigdig. Kaya nga sabi ko kanina, nung inaawit natin yung wala kang katulad, tumaas talaga yung balahin mo ko kasi alam ko talaga, hinighlight ko itong part na ito ng verse ng Bible, chapter 9 ng Exodus, verse 14. Yung sabi niya, ginagawa ng Diyos itong mga salot na ito, itong mga miracle na ito, upang ipakita sa lahat ng tao sa buong mundo na wala siyang katulad. Amen. Tapakan natin ating Panginoon, walang kapansay, walang katulad. Amen. Upang malaman nila ako'y walang katulad sa buong daigdig. 15. Kung siya at ang buong bayan ay pinadalahan ko agad ng salot na sakit, sana'y patay na silang lahat. Ngunit,
hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanya ang aking kapangyarihan. I'll stop from there. Dito natin makikita sa verse na ito na kaya pala minsan inaalaw ni Lord na makita natin yung pain, makita natin yung paghihirap, at hindi tayo agad-agad namamatay kasi may purpose pala siya, di ba? Sabi niya, ngunit hindi ko ginawa iyon yung mamatayin sila agad outright upang ipakita ko sa kanya ang aking kapangyarihan. Nakita niyo yung verse na yun? Kasi kung may kasalanan yung tao, like for example, kapag may death penalty, di ba noon may death penalty pa sa Philippines? O di ba kapag pinatay natin agad yung tao, di wala na po siyang pakiramdam, wala na rin po siya sa mundo, di pa lang hindi niya po, parang hindi po talaga siya nag-suffer, di ba? As compared doon sa habang buhay mo siyang ikinulong. Di ba? Kasi habang buhay siyang nakakulong, nararamdaman niya yung walang kalayaan, yung kagutom, yung siksikan sa kulungan. Pero kung pinatay mo na siya, o di nakakaya na siya mula doon sa pain na yun, kasi hindi niya ma-experience, di ba? Kaya nakikita ko ngayon sa verse na ito, na sabi ni Lord, sabi niya, oh, sana ipatay na silang lahat, di ba? Sana ipatay na silang lahat, kaya binibigyan na sila ng sakit. Ngunit, hindi niya agad-agad sila pinatay dahil hindi ko ginawa iyon upang ipakita sa kanila ang aking kapangyarihan. Kaya nga ang dami-daming tao ang nababago ang buhay habang sila po ay nasa loob ng bilangguan. Di ba? Dahil mas nakikilala nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsubok, sa pamamagitan ng pain, sa pamamagitan po ng problema, sa pamamagitan po ng struggle. So may purpose po si Lord sometimes kung bakit nahihirapan tayo at hindi tayo agad-agad namamatay. Di ba? Kasi sabi natin, Lord na ako, kukunin mo na ako, Lord. Mamatay na sana ako. Di ba? Sometimes ganun tayo, di ba? Pero the Lord wants us to know that He's indeed powerful at kaya niya tayong palayain sa kung ano man na aalitin sa atin. Amen? Praise God. Ngunit, hanggang ngayon, hinahadlangan pa niya ang aking bayan at ayaw pa rin niyang payagang umalis. Amen. Verse 17 ay 18, kaya bukas sa ganitong oras, pag-uulanan ko sila ng malalaking tipak ng yelo na walang kasing lakas sa buong kasaysayan ng Ehipto. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilo ang lahat ng kayo. In other words, may protocol. Parang sa COVID, di ba? Kailangan pumasok kayo sa loob ng bahay. Kasi nga mangyayari naman talaga yung pagbuhos ng yelo sa buong Ehipto. And take note, may mga anak ng Diyos na nandoon. So they will be greatly affected as well by that pandemic, by that sagot. Parang yung coronavirus, hindi naman kesyo anak ka ng Diyos ay mag-expect ka na literally or physically sa pandemic kasi nandito pa rin tayo sa mundo. Pero meron po instruction ng Diyos. Nakikita niyo po yung inuutos sa kanila ni Lord through Moses. Sabi ni God po kay Moses, pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop sapagkat lahat ng babagsakan nito ay mamamatay. So may warning. Praise God. So nakikita niyo po yung oo may pandemic, oo may coronavirus, pero bibigyan din tayo ni Lord ng wisdom kung ano yung gagawin natin para makaiwas sa virus na yan. Kasi na, it's a pandemic, it's a global phenomenon na it will affect all the people whether you're a Christian or not a Christian. Whether you are a child of God or not a child of God. Praise God. So we have to observe protocols. May protocol dito eh, di ba? Papasok sila sa loob ng bahay at yung mga hayop nila. Kasi nga daw, kung mababagsakan ka ng yelo na yun, mamamatay ka. Amen? Para for example, yung gagong-gago pa yung lockdown na wala pa talagang vaccine, nang tagal natin hinintay kong vaccine na ito, ay talagang kailangan huwag lumabas, di ba? Kasi pag lumabas tayo, may posibilidad talaga na tayo ay madakuhan ng sakit, lalo na ng coronavirus. Verse 20, ang ibang kauhan ng parapon ay natakot sa itinasabi ni Yahweh.
Kaya pinasilong nila ang kanilang mga alipin at mga hayop. Nakita niyo yun? Mayroong mga Egyptian na naniwala at sinunod yung protocol. Kasi di ba yung Pharaoh, ang tigas-tigas niya, hindi siya naniniwala, wala siya ginagawang action, hinahayaan niya lang na mahirapan ang mga Egyptian, ang mga tao niya. Pero syempre, kung ikaw pa naman ang nasa sitwasyon nila, kahit na Egyptian ka, or kahit hindi ka Israelite, malamang sa hindi, isunod-sunod na nangyayari yung sinasabi sa kanila ni Moses, alamang itong susunod na sinasabi niya, hindi na naman mangyayari. So malamang this time mag-re-ready ka na, di ba? Kaya nga ang ibang kauhan ng paraon ay natakot na. At pinasabi ni Yahweh, kaya sila na rin mismo, nang on their own, sumunod na sila doon sa protocol, sumunod na sila sa pinapagawa na, sisilong sila sa kanilang mga tahanan at isisilong din nila yung mga alaga nilang hayop. Pero, ipinagwalang bahala ito ng iba at hinayaan nila sa labas ang kanilang mga alipin at mga hayop. Parang pandemic talaga ng coronavirus yung lockdown, kaya may mga iba talaga matikas ng ulo pero lumabas pa din sila. Ayan. So, 22. Sinabi ni Yahweh kay Moses, iunat mo pataas ng iyong kamay at uulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto at babagsak ito sa mga tao at mga hayop na nasa labas. Amen. Pati sa mga halaman. Itinaas nga ni Moses ang kanyang tungkod. Again, yung tungkod na naman po yung nagiging origin or way kung kaya't nangyayari yung miracle. At nung tinaas ni Moses yung tungkod, gumuhit ang kidlat, dumagundong ang tulog, at umulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto. Kung kaya malakas na malakas ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sunod-sunod ang pagkidlat parang kagabi. Kung yung kagabi na parang nakakagulat kasi okay naman yung panahon tapos biglang ganun yung ano yung kidlat at yung tulog habang nagpa-Bible study tayo, di ba? So parang may bagyo talaga. Namamatay ba tayong kuryente? Sa iba nga, namatay talaga sila ng ilaw at kuryente. Ito ang pinakamalakas na pag-ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto. Bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilong. Ito po yung mga matitigas ang ulo, yung mga ayaw sumunod sa propo. Yung mga ayaw sumunod sa pinapagawa ni Lord. Amen. At namatay ang lahat ng hindi nakasilong, maging tao man ito or hayop. At nasalanta ang lahat ng mabagsakan, pati mga halaman at mga puro kahoy. At verse 26, ngunit ang Goshen na tinitirahan ng mga Israelita ay hindi naulanan ng yelo ito. Grabe no, grabe yung protection talaga. Yung overflowing love, compassion, and favor ni Lord, ni God, ni Lord sa kanyang mga anak. Amen. So, tignan nyo po itong nasa screen. Nakikita nyo po yung babae na parang naka-bend po siyang pa-ganyan. Yan po ay si Nut. Okay, Nut po ang basa dyan, hindi po Nut. Kasi Nut po parang mali. So Nut, she, babae siya. She is the Egyptian goddess of the sky. Okay? So they believe that Nut protects them or covers them from whatever phenomenon na maaaring manggaling sa kalawakan. So naniniwala sila na kaya sila naliligtas mula sa ulan, sa pag-ulan ng yelo, or pag-ulan ng apoy. Dahil meron silang Diyos na tinatawag na si Nut na nagprotekta sa kanila. So kay Nut sila nag-overship kung sakaling may mga ganitong sakuna. Pero dito nakikita natin na kahit magdasal, kahit tawagin nila itong Diyos-Diyos na nilang si Nut, hindi napigilan ni Nut ang pag-ulan ng malalakas na yelo. At sa katunayan, marami pa rin po or marami po ang namatay sa kanilang lahi. Amen. 27. Ito na po. Kay
Kaya tinatawag na paraon sina Moses at Aaron at sinabi niya, tinatanggap ko ngayon na nagkasala ako kay Yahweh. Siya ang matuwid at kami ng aking mga kababayan ang bayan. So in a way, parang nakikita nyo na nagre-repent na, nagsisisi na itong si Pharaoh. Di ba? Kasi natatakot na siya. Hello, namatay na po yung mga kalahi niya. Di ba? Yung una, mga hayop lang yung namatay. Tapos, sumunod, nagkasakit yung mga kalahi niya. Pero hindi naman sila namatay. Di ba? Pero this time po, nagsisipatayan na po yung mga tao. Parang nung panahon, nung September na ang nagsisimatayas na po. So, madami po yung mga cases na naaapektuhan ng COVID at kinukuha po yung kanilang buhay. So, talagang makikita natin na kapag grabe ang pagsubok, mas malaki ang possibility na tayo ay magpapalik loob sa Panginoon, di ba? Pag grabe ang sakuna, pag grabe ang pinagdadaanan natin, the more that it is possible for us to say sorry to God and tell Him na ako ang nagkamali. Tunay nga na kami ang may mali, ako ang nagkamali. Kaya nga sinabi ni Pharaoh dito, sinabi ni Pharaoh na si Yahweh na ang matuwid, matuwid at kami ng aking mga kababayan ang mali. So, makikita natin dito yung partial humility or pagpapakumbaba nitong si Pharaoh. So, ano ang ginawa ni Pharaoh? Sabi niya, ipanalangin ninyo kami sa kanya, kay Yahweh, sapagkat hirap na hirap na kami sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sa malalakas na kulog. Ipinapangako kong kayo'y papayagan ko na umalis sa lalong madaling panahon. So, papayagan niya na lang sila finally dahil nga, syempre, baka kung ano pa ang sumunod na mangyari kung hindi niya sila papayagan umalis. At sinabi ni Moses, pagkalabas ko ng lungsod, mananalangin ako kay Yahweh. Mawawala ang mga kulog at titigil ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Sa kayo'y malalaman ninyo na si Yahweh nga ang siyang may-ari ng taigdig. Kahit alam kong kayo at ang inyong mga tauhan ay hindi pa natatakot sa Panginoong Yahweh. Praise the Lord. So still, nanalig pa rin po yung obedience sa part ni Moses na mag-intercede or mag-pray para sa ibang tao. Amen. Napakahalaga po sa ating mga Kristiyano na ipinapanalangin din po natin sa Diyos yung ibang tao. Na dapat yung prayer po natin na hindi lamang po laging para sa atin, kundi we have to intercede or pray for other people. Amen. 31. Ang mga talim na lino at mga sibada ay sirang-sira sapagkat may uhay na ang sibada at namumulaklak na ang lino. Ngunit hindi napinsala ang trigo at ang espelta sapagkat huling tumubo ang mga ito. Umalis si Moses, verse 33, at lumabas sa lungsod. Nanalangin siya kay Yahweh. At dahil sa kanyang pananalangin, ano pong nangyari? Tumigil ang kulog, tumigil ang ulan, tumigil ang pagbagsak na malalaking tipak ng yelo. Grabe no? The Lord indeed answers the prayer of the righteous. Amen. Sabi ka sa Bible, di ba? The prayer of the righteous is powerful and effective. Amen. And 33, nang makita ng paraon na tumigil na ang ulan at wala ng kulog, nagmatigas na naman siya. Sabi ko, makulit talaga. Nakakarilig ba kayo sa ganitong sitwasyon? For me, ako, guilt din naman ako dito eh. Yung kapag kahayahay na ulit ang buhay, tapos balik na naman natin gawain, yun, di ba? Nagmatigas na naman siya. Dahil dito, muli siyang nagkasala, pati ang kanyang mga tauhan. Lalo siyang nagmatigas sa pagpigil sa mga Israelita. Tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moses. So, ganun na naman po yung ending sa chapter, sa kagaya ng chapter 8, na akala natin magiging okay na si Pharaoh, pero titigas na naman yung puso niya.
history repeats itself, pero let's imagine na hindi pa natin alam yung mga susunod na nangyayari. Praise God. So, yung doon po natatapos ang ating kwento. Dadako naman na po tayo ngayon sa ating brainstorming. At kayo naman po ngayon, ang tatanungin ko kung ano ang inyong natutunan sa story. And for those who are watching our Facebook Live, pwede po tayong mag-comment sa Facebook Live para po mabasa po natin yung mga comment niyo po dito. Again, greetings po sa mga nanonood sa atin. And at sino po ang mag-volunteer na kanyang natutunan sa kwento? Kahit yung mga nasabi ko na po noong nakaraang linggo or yung mga narinig niyo po ngayon na sinabi ko na din po para mas ma-highlight natin siya at mas tumatak sa ating lahat. Praise God! Sino po? Si Christian? Go Christian! Okay, pwede kayo ngayon Christian. So, yun lang po. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. yung sa akin naman po is, talagang napakabuti ni Lord na galit siya sa kasalanan pero hindi sa makasalanan na tao. So, wala naman tao kasing perfecto. Ang Diyos lang ang ilang po. Amen. Talapakan natin si Lord sa buhay ni Brother Christian. Sino pa po ang gustong mag-share? Ang si Ate Delta, please. Ang natutunan ko po dito sa kwentong sa kwentong ito, Pastor, ay ang pero ay mapanlit lang. Kasi, di ba lahat, nung lahat ng plagues, i-admit niya na ay sasabihin niya kay Lucas na idalangin na kami, pero pag natapos na po yung mga salot, magmamatigas pa rin po siya. Kagaya pa, kahit sa panahon ito na nagdidisip pa rin tayo ni grabe, kagaya po ni Pero na deceiver. Amen. Praise God. Kapakanto natin si Lord sa buhay ni Ate Imelda na si Pero ay mapanding lang nga po, deceiver. Siyempre, siya rin ang nag-represent ng kanyang mga tao. At kapag sinabi niya, hindi sila mag-surrender, hindi lahat ng tao damay, di ba? So, kailangan po talaga yung mga leader na ganitong Pero are filled with the Holy Spirit, filled with God's wisdom and power para yung decision din nila ay naayon sa kagustuhan ng Diyos at tayong lahat na si pinamamahalaan nila ay mag-benefit doon sa power and will ni Lord. Si Sister Pilar din po ay nagtataas na kami. Pag-aaralan si Lord. So po ay Sister Pilar. Amen. Tunan po sa kwento, huwag tayong maging si Paraon na matigas, na huwag natin gayahin na yun na po yung magpa-promise tayo, pero sa bandang huli, parang babaliktad ka na lamang, ganun. Panatilihin natin na tayo mapagpakumbaba, at saka po yung huwag matigas talaga ang puso natin. Palambutin po natin ito. Gayahin natin po si Jesus Christ na malambot po ang puso na pagmamahal sa atin. Amen. Praise God. Talapahan natin ulit si Sister Pilar. And last na po, isa pong volunteer si Ate Ben. Amen. Ito po ay, pag tayo ay anak ng Diyos ay i-scare tayo, ililigtas tayo ng Diyos sa kaparamatan. Gaya na lang ang ginawa ng ating Jesus na ating Diyos na ay inaray na ang kanyang buhay upang tayo po ay ligtas. Upang tayo po ay ligtas sa buhay na walang buhay. Amen. Talapahan po natin si Lord. Amen. So, ulitin ko lang po yung mga natutunan natin or lessons na nabanggit natin last Sunday. I mean, yeah, last face-to-face service natin. Dahil they are all related and connected po and can be applied po sa topic natin ngayon. Nasulat niyo po ba yung mga dati na nating lesson? Ito po, i-flash ko po sa screen para po maalala natin. Number one is the power of intercession. The prayer of intercession wherein we have to intercede and pray for others. Nakita natin yun kay Moses na napahalaga talaga yung prayer of intercession. Yung pagpapagamit natin ang ating time para ipanalangin at idulog sa Diyos ang ibang tao.
Second, the Lord answers the prayers of the righteous. Amen. And the prayer of the righteous is powerful and effective indeed. Third, the Lord hates false repentance. False repentance is yung hindi tunay na pagbabalik loob sa Diyos, kagaya po nung ginagawa ni Pharaoh. Yung, oo, susuko siya ngayon, magsusorry siya, pero eventually, patitigas niya ulit yung puso niya. Number four, the Lord will spare and protect His people from curses or from whatever, curse nga yan, kagaya nung sinasabing generational curse. Once na nasa atin na po si Jesus Christ, we are free from whatever curses. And number five, sometimes people will go back to their old ways once the judgment is lifted. Bumabalik na naman po ang tao sa kanyang dating gawain kapag ka nawala na po yung paghihira, yung struggle, yung burden, or kung ano man po yung kinakaharap niya. So ito naman po ang additional wisdom na nakita ko po personally na pwede po natin gamitin din sa mga succeeding pa na story about lakes. Number one, pakibasa po. 1, 2, 3, go. Superstitious belief and pagan practices will arise if people do not believe in the one and only true God. Naniniwala po kayo dito? Ito po ang isa sa mga major lesson na gusto ko po iwan sa ating lahat. Kaya pinakita ko po isa-isa yung mga Diyos-Diyos ang sinasamba nila. Nakita niyo po yung tsura ni Kunong, nakita niyo yung tsura ni Heket, ni Kepri, ni Nut, di ba? Kasi dati nababanggit ko na sila, pero hindi ko na-save yung tsura nila. Ibang-iba talaga kung kayo mismo napipicture niyo yung mga tsura nila. So ang nakita ko dito personally, kapag ang isang tao or kapag ang bayan, hindi talaga nila kilala ang kaisa-isang tunay na Diyos na si Yahweh, kung sino-sino ang sasambahin nila. Amen? Kung sino-sino ang i-worship nila. Na may specialties. Amen? Na parang mga doktor na hindi na kayang gamutin lahat. Na may doktor na pang-diabetic na tao lang ang kaya niyang gamutin. Parang ganun sa mga Diyos-Diyosan nila. Pero ang Diyos na sinasamba natin, kaya na lahat. Amen? Kaya na tayo connectionan sa pag-ulan ng matitigas na or malakas na yelo. Kaya na tayo connectionan sa maraming palaka, sa isa, sa piksa, sa langaw. Hindi lang isa doon ang kaya niyang gawin, kundi lahat. Amen? And second, wisdom that I would like to emphasize is that ang Diyos, God will try to seek our attention if we are turning away from Him. Amen? Kasi nakita niyo po yung episode last time, di ba, nanunumbalik na si Pharaoh, pero bumalik na naman siya sa dati. So, anong nangyari? Binalik na naman tuloy yung mga problema. Binalik na naman yung mga salot. Di ba, so I believe, gusto ni God na kunin yung attention natin. And He is sometimes using this kind of struggles, pagsubok, burden, para talagang makita natin na kailangan natin siya, kailangan natin manumbalik sa Kanya para makuha niya yung attention natin. Amen? Third, God will use natural phenomenon like this pandemic, coronavirus, to speak to His people or to people sa lahat ng tao and reveal His power. Amen? Gagamitin niya talaga ang mga sakit, ang mga pagsubok na apektado ang buong mundo para maipakita niya na siya ang mas kapakapangyarihan sa lahat. Amen. And number four, ito po yung sinasabi ko kanina, those who harden their hearts before the Lord will face trouble. Amen. Yung mga taong mas lalo nilang pinapatigas ang kanilang puso sa Diyos ay mas lalong napapahama. Ulitin ko po, yung mga taong mas lalo nilang pinapatigas ang kanilang puso sa Diyos ay mas lalo napapahama, kagaya ni Pharaoh, na hindi siya lumambot noong nagkaroon o namatay yung mga hayop, hindi siya lumambot noong namatay o nagkapiksa yung mga tao, at doon na lang siya natakot noong namatay na yung mga ilang kalahi niya.
So sometimes, nagkakaroon tuloy tayo ng problema kapag mas lalo natin pinapatigas ang ating puso sa Panginoon. Ang biblical basis po natin dyan ay Proverbs chapter 28, verse 14. Take note of this. Blessed is the one who always trembles before God, but whoever hardens their heart falls into trouble. Amen. So, biblical po yung wisdom na yun. Amen. Na sa Bible mismo, sinabi sa Proverbs chapter 28, verse 14, na pinagpapala ng Diyos ang mga may takot sa Kanya. Amen. Blessed is the one who always trembles before God. Subalit, but ang mga taong pinapatigas nila ang kanilang puso sa Diyos ay mas lalo napakatama. Amen. And finally, we'll go to the last wisdom. Ito po. We cry out to God when crisis occurs in our lives. But sometimes, when it's gone, we again forget Him. Amen. Umiiyak tayo sa Diyos kapag may pagsubok o nangyayaring problema sa atin. Pero sometimes kapag nawawala yun, bumabalik na naman tayo sa dati or nagdadrive na naman tayo. Okay. Gusto ko lang pong i-highlight yung point na gusto ko kayong tanungin. Napapansin niyo po ba na kapag may pinagdadaanan po tayong matindi, mas nagiging on fire po tayo. Mas nagiging masarap po yung pag-worship natin. Di ba? Nakita na yung difference kapag may pagsubok ka, ang sarap umiyak kay Lord. Umiyak ka, hindi dahil sometimes masakit, mabigat sa dibdib, pero pag umiyak kasi sa Kanya, humiginhawa eh, gumagaan, di ba? And I know na-experience na po nating lahat yung ganong iyak na naniniwala tayo na hindi niya tayo papabayaan, na malalagpasan din natin yung pagsubok na yun, samahan niya tayo. Ganon yung iyak, di ba? So, dahil na-experience mo na yung ganong iyak, yung ganong worship, sana po, nawa po, ang kiling ko po sa ating lahat ay mapanatili po natin yung ganong klaseng paglilingkod, ganong klaseng pag-worship, kahit wala na yung problem. Amen and amen! Dapat kasi yun, kasi sometimes kasi kapag haya kayong buhay, parang, dry-dry tayo, diba? Medyo hindi masyado umiiyak, walang iyak-iyak kay Lord. Pero kapag grabe talaga yung pagsubok, mapapaluhod talaga tayo, amen? At nung tayo na napaluhod ka ni Lord, ikaw mismo na-amaze ka sa pag-iyak mo sa Kanya. Na-amaze ka kung grabe ka kumausap kay Lord, grabe ka mag-pray. Kaya again, ang challenge ko po, nawa. Dahil na-experience nyo na po yung fire na yun, yung init na yun ng pag-worship kay Lord, nawa, kapag naka- akong na po tayo na wala na po yung pagsubok, ganun pa din, na nementing pa rin po natin yung ganung klaseng worship. Bakit? Hindi nyo pa po ba na magkaroon ulit ng masarinding pagsubok para maging ganun ulit yung pag-worship ninyo? Diba? Kaya ako personally, ganun po yung ini-aim ko po sa buhay, na nawa, kahit okay lang yung buhay, wala masyadong pagsubok, wala masyadong problema, mainit pa din yung pag-iyak ko sa Kanya, mainit pa rin yung pag-worship. Bakit? Kasi ayoko na nang umiiyak ako dahil may problema. Diba? Para ang hirap, ihintayin nyo pa ba na babalik yung ganung fire para dahil may problema. Diba? Mahirap din po. Kaya napakasarap po na mag-worship kahit na okay po ang lahat na nangyayari. Kasi po, the more po na sometimes nakikita natin yung problema naman ng iba, mas pinapakita sa atin ni Lord that we are so blessed. Amen. Sometimes hindi aksidente na nararamdaman mo yung pain, yung compassion din sa iba. Pero in a way, ginagamit din ni Lord na i-comfort ka doon na para ipakita sa iyo na iyan, pinaproblema mo yan, tingnan mo nga itong tao ito, mas grabe pa yung problema na sa iyo, di ba? Parang the more na in-expose niya tayo sa pagsubok din ng iba, the more na nakikita natin na mahal pa rin tayo, talaga tayo ng Diyos. Amen? Palpang po natin si Lord. And last question, where is Jesus in the story? Again, Jesus is like the rat, parang siya po yung tungkod, na through Him, miracles can happen. And where is Jesus in the story? He's also like Moses and Aaron, acting as the voice
or the messenger of God. Amen. So we can see Jesus Christ like the rod, because through the rod or through Jesus Christ ay nangyayari po yung miracle. Amen. And we can also see Jesus sa buhay ni Moses at Aaron, because sila ang nagiging tagapagsalita, nagiging boses ng Diyos, kagaya ni Jesus na boses o tinig ng Diyos sa ating lahat. So yun lamang po, maraming salamat, and to God be the glory.